ngomongin kahoy guys nga isa pag Centennial Tree nga 300 years na yun eh. Salulo. So, tae sa gold dili pud. Dako kay na ako. Grabe guys, pero yan. Kung ano ka lang po kita kahoy, ngayon ka dako. Saka dito po, yun po siya yung sign niya. Ito malalim po siya. Indian yung isa po, makita po yung baba. Makita niyo po yung ilalim. Talaga yung interes, sinadya talaga. Yan po siya. Yung parang doon yung bao na pinakita po. Doon, ganito rin ang sign. So maliit lang siya, pero so far, maliit lang yan siya, pero parehas talaga. Kumusta po kayo Luzon, Visayas, Mindanao? Magbabalik na naman po tayo upang may ibabahagi na naman tayo sa inyong nakakamanghang video ng Yamashita Treasure, ating tuklasin ang mga kayamanang ibinaon po ng mga Japanese Imperial Army. At ito pong video na ipadala sa atin ay isa pong tuklas ng ating ka-treasure hunter mula po sa kabundukan na nagsasabing may kayamanang itinago sa lugar po sa kabundukan na yan na kung saan naroon yung mga markers na kanya pong binidyuhan at naipadala sa atin. Ito po ay masasabi nating legit na naman na pinagtataguan, posibleng pinagbabaunan ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. Atin po itong babasahin, bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese Code. Sa atin pong nakikita dito po sa kanyang mga binidyuhang bato ay masasabi natin ginawa ito ng mga kamay. May mga hugis triangle na ang ibig sabihin ay Yamashita Treasure. May mga bilog na ibig sabihin object, mga bagay o mga kayamanang itinago, binalot dyan sa mga bato. Yan po ay ayon sa mga itsura ng mga markers, no? At makikita natin yung mga bato dyan ay may mga nakaukit na mga sign, palatandaan na may iniwang kayamanan sa area po na yan. Makikita natin may mga tuldok na ibig sabihin object. May tatlong tuldok na naka-triangular na ibig sabihin positibo sa itinagong kayamanan. Bagay, object na posibleng nandyan sa mga bato at maaring na itanil sa ilalim. Yang mga bato na yan ay mga palatandaan, marker, sign na may kayamanan sa lugar po na yan. So bibigyan po natin ito ng kahulugan. Ito pong kanilang ipinapakita sa atin ay atin babasahin ito. Ito ay isang uri ng pointer, no? Yamashita Treasure pointer. Ginawa po ito ng mga Japanese Imperial Army bilang the directional angle arrows. Ito po ay isang uri ng arrows na ibig sabihin ay 2 meters to the left side. Mayroon tayong makikita na namang sign. Maraming sign yan na nagtuturo. Yan pong mga guhit na ganyan na may direction ay isa pong pointer. So 2 meters away ay may makikita tayong marker. Ito nga. Masasabi natin ito ay sa left side kapag nakatingin tayo dito, no? At magiging right side ito kapag nandun tayo sa area nila. So yan po ay isang uri ng marker na nagsasabing letterings of diamond, precious diamond, precious uncut gems. Yan po ang ibig sabihin niyan, isang uri po ng mamahaling bato na posibleng ibinalot sa bato ayon po doon sa marker. Yan pong design na ganyan ay mga glitterings of diamonds, gemstones, mga gemstones, sapphires, emeralds, mga spinel, lahat po ng mga mamahaling bato ay mayroong glitterings na ganyan.
glitterings o precious stones yan. Yan po ay masasabi nating markers ng mga iba't ibang uri ng gems, mamahaling bagay, bato na posibleng nandyan lang sa mga bato, ibinalot. At kapag naghanap tayo niyan ay tutuktukin natin yung mga bato dyan na suspected na may halo para siyang tangki sa loob, at posibleng doon sa loob binalot ang mga sinasabi niyang bato na yan na sign ng precious gems o precious diamonds na nandyan po sa area na yan. So maghahanap nga tayo dyan sa mga kabatuhan ng halo, may space sa loob, tuktukin natin parang bakal o parang nag-i-echo, yan po ay suspected, no? Dyan tayo maghahanap. So may mga iba pang markers ito na nagsasabi ng possible target. Ito, katulad nito, ito po ay isang pointer ng bato. Object pointer, pointing towards object, nagtuturo ng direksyon. Yan pong mga kuhit na yan, papunta doon sa direksyon sa left side. So may mga arrows na susundan at may bato pa dyan na posibleng doon, sa ilalim noon or mismong sa bato, ay naroon sa loob yung Yamashita treasure na object. Isang mamahaling uri ng bato. Hindi lamang ginto lagi ang ating hinahanap, maging yung diamonds na mas mahal sa ginto ay nandyan sa area na yan na sinasabi ng mga markers, no? So yan pong tinutungtungan niya ay araw, no? Kasi may mayroon siyang side, mayroon siyang parang angle sa side na nagtuturo ng direction pa left side. Yan po ay isang uri ng directional arrows na susundan. May markers yan sa iba pang area kapag sinundan natin yung direction ng mga guhit na yan. Yan po ay isang uri ng guide. Nagga-guide sa atin kung saan yung isa na namang sign na nagtuturo mismo doon sa kinaruroonan po ng bagay na ibinaon. So may iba pang sign na ating makikita dyan. Ito rin yun, yung pinadala niya. Ito rin yun, object pointer din ito. Ito din yung kanina. So naulit lang. Object pointer nga yan, yung mga guhit na yan. Susundan lang natin yung direction. So yung parang letter D na bato na yan ay nagsasabing nasa gitna ng bato, nasa kabatuhan ang Yamashita treasure na bagay na precious gems, diamonds. Binalot, no? Binalot. Yan, maaring dinaganan ng malalaking bato or posibleng nasa loob ng bato. Another video, sa kanya din ito galing. So may video siyang ipinadala tungkol dito sa isang site o maaring parehas din. Ang site na ito, drilled hole mean tunnel, but the sign said poison. So may poison, may traps yan dyan sa sinasabing tunnel. Kasi yung drilled holes na yon, patagos, paside, tunnel ang ibig sabihin yan. Yung guide na yan, pailalim, papunta sa tunnel, guide ng tunnel, yan po ay pointer pointing towards the tunnel. May tunnel sa ilalim dyan, sa mga kabatuhan dyan. At posibleng nandoon ang Yamashita treasure na kanyang hinahanap. So yan pong nakaukit na yan ay isang uri ng buto, no? Bone type of marker means poison. Kapag napoison ng isang tao ay magiging buto. Namamatay, nagiging buto. Yan po ang meaning ng buto. Tao or any animals na pupunta dyan, malalason, o tao na malalason na naghahanap ng treasure ay magiging buto sa poison. So poisonous maaari ang kanilang traps sa ilalim. Kalimitan halo sa lupa, sa bato, nandyan sa mga bato, pag binasag mo, maamoy mo, mahipo mo, yun po ang poison nila. So yan po ay isang uri ng heart shape, no? Parang heart shape na nagsasabing divided into two treasure deposits, gold bars,
gold object, and diamonds. Yan po ang tinuturo ng heart shape. Kapag heart shape na normal na nakatagilid ay divided. At saka may nakaukit siyang letter C, treasure deposit inside the tunnel, or treasure inside the rock. Dalawa po ang meaning niyan. Sapagkat naka-close siya, naka-letter U, letter C, ay posibleng enclosed treasure, nasa loob ng bato or nasa loob ng tunnel. Dalawa po ang meaning niyan. So, possible target mo yung mga bato, pagbabasagin mo yan, at yung tunnel hahanapin mo sa ilalim. So, yan ay tunnel, no? Tunnel door under. So, may tunnel talaga. May tunnel. Tunnel under, pintuan sa ilalim. Yan ang sinasabi. At may triangular na malabo, ibig sabihin treasure, saka parang diamonds, no? Yung parang letter C na yun, parang diamonds ang itsura. So, posibleng may diamonds talaga sa area na yan. So, yan ang target ng ating kababayang treasure hunter. So, yan po ay isang uri ng parang tainga na letter C. Treasure, sure deposit. So, sure deposit. Treasure, sure deposit, no? Yamashita treasure. Sure deposit, question mark. Parang question mark yan, pero letter C, no? Nasa tunnel. Nasa tunnel ang kayamanan, sure deposit na nasa loob ng tunnel. C, letter C yung parang tinga niya. Nagsasabing siguradong may deposito sa loob ng tunnel. So, nagkadugtong na yung ating basa. Yan ay isang uri ng triangular na may undersign sa ilalim. Yamashita treasure deposit is here underneath sa ilalim. So, yung tuldok na yan, deposit yan, treasure deposit. Tsaka yung design na yon ay isang uri ng Yamashita treasure under. So, klaro, no, na mayroong precious stones na nakabalot sa bato. Yan po ay hahanapin niya. Yung possible target nun, yung may tatak na parang letter C na may tuldok sa gitna, yun ang possible target, yung bato doon. Doon siya maghahanap sa ilalim. At possible target yung tunnel sa ilalim na nagsasabing may ginto doon na bagay at may mga precious stones. Magkahalo ang kanila pong itinago dyan. So, sa bato, maghanap ka ng mga precious stones sa mga bato. Target yung mga bato. Maghahanap dyan ng Yamashita treasure na diamond sa mga bato. At sa ilalim, target ang tunnel na pinaglagyan ng mga gold object na tinuturo ng mga markers. So, simple lang, hanapin mo dyan yung tunnel sa ilalim. Tinuturo ng mga arrows dyan, pailalim. May mga arrows yan. At yung mga diamonds ay hahanapin natin sa bato. So, sana po ay malinaw, ka-treasure hunter, ang atin pong pagbabasa, no? At kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay humihingi ng paumanhin sapagkat tayo nga ay likas na nagkakamali sapagkat tayo po ay tao lamang na nagkakamali talaga. At sa mga magagaling dyan, na mga medyo nauna sa duyan, yung mga matatalino, pwede po kayong magdagdag ng inyong comments kung ano po ang inyong pananaw, inyong pong nalalaman tungkol po sa Yamashita treasure. Hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman po nakakamanghang Yamashita treasure site o pinagbabaunan po ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Atin pong tuklasin ang mga itinago ng mga Japanese Imperial Army. Kung nais po ninyo magpadala ng video, ipadala lamang po ito sa ating messenger at sisikapin po natin itong mabigyan ng pansin at babasahin at ibigay sa inyo ang pinakamalapit nitong kahulugan. Ayon po sa Japanese Code. Maraming salamat po ulit sa inyo pong patuloy na pagsuporta, panonood po sa aking mga video sa aking channel. Thank you very much. Asan hagdanan? So, muna yung kahoy guys na isa pag Centennial Tree nga 300 years na yun eh. Salulo. So, ayan din dulo, ano? Kulay yelo. Ako ano, katamit kong dito tayo. Mineral. Kasi kung ano? Tae sa gold, dili po. Tae sa gold, ano? Mabo rin. Ano ba? Dako kayo na ako? Kakao, puro. Marami guys, puro yan. Kung ano ka lang po kita kahoy, ngayon ka dako. Dugo ano? Lalagi bangag ng po alagitang?
Kaya na, hindi na lang maglapos na. Iba nga din ko lang. Sabi ko. Istorya nila, bangag ng kabitin. Pero malabo, matawag bangag ng kabitin. Di, manggala lalong. Ito ka kakain eh, saan? Kumama rin brata. Dagko yung mga bata dito, guys. Dito yung banda. Ay, kay dikit ko. Ako na. Alingatong? Alingatong eh. Dako sa din ato ni. Ngayon ni mo no? Ko kayo. Nasa mga 100 years na nakapintang? Ha? 100 years kapintang siya. May bangag detang. Asa? Kaya lang yung publikitan ng kuya. Mugawas, mugawas ang ubig dre. Salay balon-balon dre guys. Sugikan sa kaya nga ko kayo. Wanda munti kami po. Pati dito, no? Gagawin po, dito. Lapos dito, makikita dito. Pero guhit, paubos. So, kasi pwede ito magdiging under, dre. Baga pang mga to. Ang kalayo na po siya, kuhan. Ito dito sa mga batong 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 mo ba? Kanito, mura sa mga batong batong na. Murang, diri sila yung standby nga murang nagkuhan ba? Nadugay sa standby, dre. Boss. Mga nang kwasa ko na yung lugi ba, dre? Para madito yung karo. Parangan, eh. So, literacy gaya po nga dako, eh. Iyan ako, dre. So, literacy gaya po nga dako. Oh. So, literacy gaya po siya nga dako. Kamay dat. So, magdiging taan eh. Boss, literacy man din eh, boss. Literacy man din eh. Oh? So, literacy siya. Tapos ang dot nasa tunga. Sa ito pa. Literacy, John. Literacy na siya. So, dito po sa picas, guys. So, apoy literacy din eh. Akari pa na isa. So, unsay tanaw nyo na. So, literacy, gapon. Literacy nga ba? Lapad siya nga bato. Lapad siya nga dako bato. Lapad. So, and then, dili po sa picas, tatlo kasi ni. So, tatlo kasi guys. Bakit alam mo ho? Tatlo kasi. So, siga po siya. Ah, gino ko. Karami naman ano. Siya ho. So, libog. Nalibog na mi. Sabi ka daghan og code ang hapon nga kwan. O, oh, narapod dari. Sa? Ito, sa harap ng malaking bato yung may sign na bar. So, saka dito po, yun po siya yung sign niya. Then, malalim po siya. And then, yung isa po, makita po yung baba. Oh, makita niyo po yung ilalim. Talagang, ano talaga, sinadya talaga. Dito talaga po, nature. Yun po siya. Tapos yung katabi naman nito po. So, yan po siya. Yung parang doon yung bao na pinakita po. Doon, ganito rin ang sign. So, maliit lang siya, pero so far, maliit lang yan siya, pero parehas, parehas talaga. Saka ito po. Ito po siya. Yan po. Yan po siya. So, ewan ko lang kung madikod nyo, baka ang bastada nito. Ang dalawa ko din, basta na ito, bigyan nyo. May sinaliburan niya, kuha ni ay bulong ng mga ano. Ang kulang kung nature ba ito, o ano talaga, sila dya. May bato tao, pang so, imposible naman po ng bato magkaganyan kung hindi nyo. Ano yung kuhan saan? Ito may way din doon. Ano yung bato? Dari nagbangal, dari nagbangal. So, ito lang po yung mga bato may sign. So ito parang heart. Ito heart. So
Ito parang numero 4. Numero 4 po ito. Number 4. Busya. Dami po sa dito sa loob ng ano ni busing. Kani nga wak na ubos si pagtay mo. May bato nga. Ano ko ng bato? Kasi... Pwede ba? Dakday mo na. Ibulong nga. Ano naman yung bato niya, boss? Sige, bira. Kamuta, boss. Basit, dakdaya mo na. Lapok siya, naglapok. Bungkagong ka ito na, boss. Ito yung nagbalbal. Ang mga, sinsira na nga. Sinsira na siya. Ayaw. Kana, bato. Kana. Ugas na. Ugas lang. Eh, usay na yung dakdaya mo. Anang yung lang ba? Ano? Suk-suk naman ang... Lamang po, Deli, ma. Lalong po, Deli. Ano ba dahil? Lalong, gisa lo? Lalong, Jod. Mali doa ba, Dre? Oh, Dre. Dre, kung ano, no? Mura mag, kung ano, boss? Mura mag... Anay, bato, no? Oh. Dre, Dre, lao na po. Mula pa, ano, no? Lagi ana ba? Sinulugan ni... Dre, naglapos. Nahulugan ni Kwan Kimikal sa pangkwan sa bato siguro ba? Nasuspek na po, basi espada ilang Kwan sa isa niya. Tingkurahanan din ikaw? Ha? Tingkurahanan sa general. Ano naman? Nagipo tayo, espada o. Walang espada ba? Asa sa ito ba? Dito? Oo. Lingkod siya. Hindi dapat tayo sindikanan. Dili ka ni Ander. Hindi pa tayo mag-espada ko. Doon ka mag-espada. Kala mong gikalot diha. Kala.